Hello, magandang umaga sa inyong lahat. Nandito na naman po ako, ang iyong lingkod, si Mr. Juvenal Narcisse. Ang tawag sa akin dito sa YouTube channel na ito ay si Lolo Calvo. Ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito ay siyempre itutuloy natin yung nasimulan natin na kwento tungkol sa pagpupunta sa ibang paglalakbay sa ibang bayan. So, ang nakikita kong ire-recommend ako sa inyo ay yung bayan ng Hong Kong. Kasi ang Hong Kong ay malapit lang sa ating bansa, mga 3 oras lang sa biyahe sa aeroplano. At nandun na tayo the same day, sa parehong araw, nandun ka na. Alis ka dito ng Manila ng umagang umaga. Depende sa kung anong airlines ang gagamitin mo at nandun ka na sa bago pananghalian at pwede kang mag-stay doon ng mga 3 araw o 4 araw para makapamasyal sa lugar na yon. Pero kinakailangan mo pa rin ang mag-prepare o magplano kung gusto mong pumunta ng Hong Kong. Siyempre kinakailangan mo yung accommodation mo, kinakailangan mo ang plane ticket mo. Wala kang visa na kinakailangan pagpunta mo sa Hong Kong. Alam nyo naman sa history ng ating bansa at ating mga naunang ninuno ay kadalasan yung mga may kaya sa buhay nung araw na yon ay pumupunta sa Hong Kong para magbakasyon, magpalamig at kung ano-ano at mag-shopping. At alam ko nung ako'y bata doon nanggagaling ng ating mga biyahera. Kung maalala nyo, yung mga bagay-bagay na bibili natin sa ating merkado na wala dito ay yung mga imported, kadalasan na ito ay nanggagaling sa Hong Kong. Kasi alam nyo naman, ang Hong Kong ay isa sa mga unang trading centers dito sa Asia. So, maganda pumunta sa Hong Kong dahil isa, malamig, hindi masyadong mainit kagaya dito sa ating bansa. Pangalawa, maganda ang transportation system or commute system nila doon. Meron silang train, meron silang bus, meron silang subway. Ito ay kakaiba sa ating nakikita araw-araw dito sa Pilipinas. Kung minsan pagdating mo sa airport, hindi mo alam kung paano ka kumuha ng sakyan na pampubliko para makarating mo ang iyong bahay. Pwede ka nang mag-taxi, pero ang problema, pag taxi ka, niloloko ka ng mga taxi drivers. Pag mag-bus ka, anong bus kukunin mo? Ha? Wala ka naman subway. So, ang nangyayari dyan, humihingi ka ng pabor sa inyong mga relatives or kaibigan para sunduin ka sa airport. Pero pagdating mo sa Hong Kong, wala kang problema sa mga commuter system nila doon dahil kagaya ng sinabi ko, meron silang subway, meron silang train, meron silang bus at meron din silang taxi. Kaiba-iba ang mga mode of transportation doon sa Hong Kong, pero pag nagpunta kayo doon, nakikita nyo yung convenience or comfort at madaling pagkuha ng commuter system doon sa Hong Kong. Kadalasan ang ginagamit ko pag pumupunta ako sa Hong Kong ay yung bus nila. Yung bus, may kanya-kanyang linya yan. Ang kinukuha kong bus na line is yung A21. Yung A21 na yon ay magagaling sa Hong Kong International Airport at dadalhin ka sa Hong Kong Island at dadaan yan sa Nathan Road. Alam niyo yung Nathan Road, iyan ang pinaka main artery road ng Hong Kong at doon ka pwedeng bumaba at puntahan yung mga different districts sa Hong Kong. At ito ay aabot hanggang sa Hong Kong Island. Yun namang mabilis na train nila ay medyo mahal yon, mahal ng kaunti yon, pero diretso yon hanggang sa central na tinatawag nila. Yung central po ay ito yung business center ng Hong Kong.
At doon ay pwede ka na mag-bus, pwede ka na mag-subway. Wala silang subway sa mismong New Hong Kong Airport, pero pwede kang bumaba doon sa pinakamalapit na subway station sa may Lantau Island. At doon ka kukuha ngayon ng subway papunta ng Hong Kong Island. Pero ang pinakamainam at pinakakomportable na gamitin na commuter system ay yung bus system. Dahil yung bus na yon every 15 to 20 minutes dumadating yon. Pag merong schedule yan, merong bus stop or bus pickup doon sa gilid ng Hong Kong Airport. So, pagkatapos mong kumuha ng bus, eh siyempre accessible na yung pupuntahan mong hotel. So, yung hotel, makukuha mo yan sa booking.com, depende sa budget mo. Ang isa pang magandang rason kung bakit ka pupunta sa Hong Kong ay masarap po ang mag-shopping doon. Hindi ko naman sinasabi na pupunta ka doon para mag-shopping. Pero kung meron ka mga kinakailangan na gamit, damit na kakaiba, mura po doon. Sneakers, sapatos, relo, jewelry, ginto, kung ano-ano pa, ay mura doon kumpara po dito sa Pilipinas. Pero iba na yon, masyado ng luho na yon. Kung yon ang gagawin mo. Ang importante dito is makita mo kung ano ang kultura ng mga tao doon. At doon ay matitikman mo ang tunay na Chinese food. Hindi yung kinakailangan pumunta ka sa Binondo para makatikim ng Chinese food. Doon sa Hong Kong, iba't ibang klase ng Chinese food ang matitikman mo. At ang maganda doon ay murang-mura ang pagkain. Isa sa mga paborito ko doon na kinakain ay yung tawag dito, rice porridge. Ha? Yung, ano bang tawag sa Tagalog na yun? Okay, maalala ko na rin yan mamaya. Yung rice porridge nila, iba-iba yung laman. At murang-mura. Kung i-convert mo sa peso, mga 150 to 200 pesos. Pero okay na rin yun. At authentic at hindi masyadong maraming maalat o ano, eh maganda po, masarap. Ngayon, kung gusto rin ninyong kumain ng mga dumplings or may tawag doon eh, mga dumplings, mga hakaw, mga ganon, at saka merienda o pwede rin pananghalian o panggabi, marami po doon, halos po lahat ng mga streets, eh makikita mo maraming pagkain. Every corner ay pwede kang kumain, every street pwede kang kumain, at wala po naluloko doon. Ha? Ito pa, pag pumunta kayo sa mga parks, mag-ingat kayo. Ha? Mag-ingat kayo. Kung minsan mayroong mga scammers dyan, pero would you believe, ang number one scammer dyan, mga Pilipino. Ha? Mag-ingat kayo doon. Ha? Wala akong ano dito against mga Pilipino doon, pero meron akong experience kasi doon. Nagtanong lang ako ngayon eh, dahil nagtanong lang ako kung saan yung lugar, eh mamaya humihingi na siya ng GCash. Ay hindi yon, hindi pa pwede yun. Eh pag nandoon ka, tumulong ka, walang kapalit. So, yun po ang pwede kong may rekomenda sa inyo. Hong Kong, masarap ang bumisita sa Hong Kong, magbakasyon. Pwede niyong puntahan yung Hong Kong Disneyland. Pwede rin kayong mag-cable car pamunta sa Lantau, sa Ngung Ping. Kasi alam ko yung lugar na yan na Lantau dahil dati akong tumatakbo dyan. Ilang taon na rin akong pabalik-balik dyan sa Lantau at saka sa Kowloon area para tumakbo. Kaya kabisado ko ang Hong Kong. At Hong Kong ay isa sa mga bansa na gusto kong balik-balikan sa aking bilang isang retired opisyal. So, masarap pong mamasyal doon, pagkain, mag-shopping, ma-meet some, meron din ako mga kaibigan doon na mga runners at saka mga nagtatrabaho doon sa Hong Kong. Kung minsan, masarap din makipag-connect sa kanila at
Ayun, magandang kwentuhan. So, pagbalik, another 2.5 to 3 hours, nandito ko na sa Manila, at ayun, magandang experience. So, sa tingin ko, once a year, pwede na yung pumunta ng Hong Kong. Huwag lang kayong pumunta doon ng Chinese New Year dahil mahal lahat. Mahal ang tirahan, mahal ang pamasahe, at kuminsan walang masyadong tao sa daan. Ayun nga, nagse-celebrate sila ng kanilang Chinese New Year sa kanilang mga bahay. So, ang Hong Kong po ay very, very tight. Marami ang populasyon dyan. At siyempre, ang area ay mahal. Kaya huwag kayong magugulat kung yung hotel na pupuntahan nyo ay maliliit, tamang-tama lang sa higaan at saka nandun yung bathroom and toilet. At okay naman yung bayad. Pero ang importante dito ay yung experience. So, punta kayo sa Tsim Sha Tsui, nandun yung park, maganda yung park along the sea in between Hong Kong and Kowloon. Magandang lugar yon. Pwede kayo pumunta sa Hong Kong Disneyland at saka yung Salantau. Nandun yung pinakamalaking Buddha na statue. So, maganda rin tignan yan. At syempre yung cable car. All in all, magandang experience ang Hong Kong as unang bayan na pwede niyong pasilan para naiiba sa ating kultura dito sa Pilipinas. So sana makakatulong ang video na ito sa mga gustong magbiyahe for the first time para ma-experience ninyo ang biyahe sa ibang bansa. Wala pong visa ito. Pwede kayong pumunta sa inyong paboritong travel agency or kung hindi, pwede kayong humingi or bumili ng ticket nyo sa mga online, sa mga budget airlines na meron dito sa ating bansa. Meron tayong AirAsia, meron tayong Cebu Pacific, at meron tayong Philippine Airlines. So, yun lang po at magandang umaga sa inyong lahat at salamat po sa panonood ng YouTube channel na ito. At kung gusto nyo mag-subscribe, please subscribe para malaman ninyo ang mga latest ng aking sasabihin dito sa YouTube channel ko. Salamat po at magandang umaga.